bumaba pa, 38 36 o 35, ayan 33 na lang, tuloy-tuloy ang preno niyan. So sa mga nagsasabi na walang engine brake ang scooter, mga paps, o kaya yung automatic tulad nitong scooter ko, tulad nitong Honda Click, meron pong engine brake ito. At yung engine brake ay malaking tulong kapag pababa yung daan. May mga nagtatanong naman kung paano gamitin yung engine brake dito sa scooter. Pero marami na rin nakakaalam kung paano gamitin yung engine brake dito sa mga automatic, mga paps. Eto, dito babalik tayo, pababa ito, mga paps. Oops, pero palampasin muna natin ito. Ayan. Palampasin muna natin sa sasakyan sa likod. Ang unang gagawin natin, mga paps, hindi muna tayo mag-engine brake. Hayaan lang natin naka-neutral. At mapapansin ninyo na mabilis ang takbo nito. Takbo. O, ito, mga paps, neutral lang, mapapansin ninyo. Ayan, 13. Bibilis na ang bibilis ito. Pababa ito, mga paps, medyo mahaba itong pababa. 17 na. 19 kph na, 20, nasa 20 kph na. Ayan, mapapansin nyo wala kayo naririnig na makina, mga paps. Diba? Ibig sabihin hindi ako nagre-rev. Ito, hawakan ko yung dito ay wala. Ito ang pantakip ko. Hindi ako nagre-rev nyan, mga paps, pero mapapansin ninyo nasa 30 kph na. 32, umaangat. Ayan, mga paps, hindi ako nagre-rev nyan. Dahil pababa, tahimik yung makina, pero ang bilis ng baba natin, nasa 38. Ayan, magpo 40 na, mga paps. Ito, umabot na tayo ng 40. Ayan o, 42 na, 42 kph na, 44. Ayan, mas lalo pang bibilis to, mga paps. Lalo, nandito pa lang tayo sa kalagitnaan ng pababa. So nandito tayo sa, kung ako nagkakamali, pangulingan ba ito? Yung paglampas natin sa pangulingan pala, may pababa ito yun, mga paps. Ayan o, di ba, mabot na tayong 50, 51. Ayan o, 51 52 53. Aabot pa kaya tayong 60, ang bilis o. 53. Ayan o, tahimik lang makina, hindi tayo naggagas nito, walang revolution to, mga paps. 56. At kailangan na natin magpreno, preno ko ito. Bumibilis na bumibilis. Dito na lang tayo, dito. Ayan. Ito dito. Ayun, mga paps, yun, naka-neutral tayo dito sa Honda Click natin, sa kahit sa anong automatic, mga paps, kapag naka-neutral, ganun. Tahimik lang yung makina, dire-diretso lang yung bababa. Ngayon babalik tayo ngayon sa taas, mga paps, para tawag doon. Babalik tayo ngayon sa taas, mga paps, para subukan naman yung engine brake. Ang kinagandahan kasi, mga paps, kapag naka-engine brake tayo, is less tayo ng pag-brake. Hindi katulad kapag naka-neutral, mga paps, di natin alam i-activate yung engine brake during sa pababa na daan. Ang ano natin, ginagawa natin, nagpipreno tayo ng nagpipreno. At ayun, kaya mabilis mapudpud yung brake shoe or brake pad, mga paps. At syempre, mabilis din iinit yung preno, yung brake hub, kasi preno tayo ng preno. At kapag sobrang init na, yun, sa katagalan, humihina yung preno natin kapag sobrang init na, dahil gamit na gamit yung preno, lalo na kapag mahaba yung pababa na daan natin. O, katulad sa bagyo, kadalasan yun, pababa yun. Eh, kapag may mga sasakyan pa sa harap natin, madalas talaga tayong nagpipreno. Pero kapag naka-engine brake tayo, mga paps, less ang pag-brake natin. Kasi may nag-brake na para sa atin ng konti. Kanina umabot tayo ng 50+ kph, di ba, mga paps? So, balik tayo kanina sa hinintuan natin. At gagamitin natin yung engine brake. Oh,
Pia. Ito mga paps, engine brake tayo. Ayan o, naka-neutral. Naka-neutral lang yan. Pabilisin muna natin yung pagbaba natin. Ito, papabilisin muna natin. Nasa 20 kph na mga paps. Tahimik yung makina ko, maririnig ninyo. So, ito bumibilis na tayo mga paps. Nasa 26 kph na. Iabot natin 30. Ayan, 28. Ito mga paps, more than 30 kph na. Gagawin nyo lang mga paps, magre-rev ka lang dito ng konti. Ibig sabihin, magre-revolution lang tayo ng konti dito. Sisilinyaduran lang natin ng konti. Ayan o. Oh. Ayan. Medyo bababa. 32, 30, 29, 28, 27, 26. O, diba mga paps? Tiga lang. Paunahin natin. O, diba? Hindi ako nagpipreno niyan. Ayan, nag-neutral na ulit yon. 10. Diba? Bumaba na yon. O, diba? Nag-neutral na yon. Pag nag-neutral ulit, rev tayo ulit. Ayan, naka-neutral. Ayan, 10, 11. Bibilis nang bibilis yan. Unlike kapag silinyador tayo mga paps, ginasan natin, naglagay tayo ng RPM, tinaas natin yung RPM ng motor natin, magpipreno ulit. Ito, mag-engine brake. Nasa 36 na, 36 kph na, magre-rev ako ng konti. Ayan, o. Bumaba ba? 38, 36, o 35. Ayan, 33 na lang. Tuloy-tuloy ang preno niyan. So, ayan mga paps, 29, 20. O, gamit, maganda tong ano mga paps, ganito. Kapag masyadong pababa, hindi tayo nag-brake. Gamit na gamit itong engine brake mga paps. Ayan, o, diba? Ayan, o, gilid na tayo. O, syempre, kapag ayan o, hanggang 16 na. Tumigil na. Gumilid na tayo mga paps. So, ganun lang i-activate yung engine brake. Sa mga magtatanong, babalik na tayo. Sa mga magtatanong, paano nangyayari yung ganun, magre-rev, baligtad. Kung kailan nag-revolution tayo, saka nag-pipreno. Ano yung nag-pipreno para sa atin? Kapag nag-sisilinyador tayo, kahit pababa, nag-pipreno siya. So, kasi may required RPM yung clutch assembly natin, di ba? Sa mga standard, alam ko, ang RPM na design doon para bumuka yung clutch ay 800 RPM. Kung di ako nagkakamali, paki-correct na lang ako. At pag bumuka yung clutch, mag-i-engage yun dun sa clutch bell. Ibig sabihin, yung clutch, pag nag-engage sa clutch bell, dumikit yun sa clutch bell, yun yung nag-cause ng preno. Nagpipreno at pumipigil sa ikot ng ating panggilid para bawasan yung bilis o yung speed natin pag pababa. At less na tayo sa pagpipreno sa ating mga handbrake. Hindi na natin kailangan magpreno. Kailangan lang natin ipabukahin lang yung clutch para mag-engage siya doon sa clutch bell. So, ganun ang nangyayari kapag nagsisilinyador tayo mga paps. At sabay pinipigilan na, binibitawan natin. Pinabubuka lang natin yung clutch para doon sa, kumapit siya doon sa clutch bell. So, ito mga paps, pauwi na tayo. Pinakita ko lang yung kung paano gamitin yung tawag doon, yung engine brake para sa ating mga scooter o mga automatic. Neutral yung iba din, nag-neutral kapag pababa para makatipid ng gasolina. Pero mas safe tayo kapag naka-engine brake tayo. Kasi napakahirap yung antuli na natin, naka-neutral pa. Pag magbe-brake tayo is parang baka bigla tayo pang mag-slide, di ba? Lalo masarap gamitin, lalo kapag madulas yung daan o basa yung daan. Maririnig nyo yung ingay ng makina kapag tayo ay nag-i-engine brake. Yan ganyan. Yan, maririnig nyo yan. Hanggang sa bababa yung RPM, mag-neutral. Pag nag-neutral, tuloy-tuloy na ulit yung takbo. So, that's it for today's mga paps. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Ride safe always and God bless.